Hi guys, welcome back to my channel. So ngayong hapon na to ay gagawa po tayo ng loaf bread na napakasarap at napakalambot. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng loaf bread kasi madalas akong bumibili ng mga tinapay na gardenia pero mas gusto pa rin ang hobby ko ng tinapay na gawang bahay kasi mas ano siya, mas busog, kumbaga parang mas satisfied ka sa texture, sa kapal or sa ano niya, sa lusog niya, mabusog siya, hindi katulad ng binibili nating loaf bread na masyadong floppy, parang wala nang kaluluwa. So ngayon lagi akong gumagawa ng loaf bread dito sa bahay. So ito, papakita ko sa inyo ang aking mga ingredients, ang ating ingredients para sa ating napakasarap at napakalambot na loaf bread. Kahit paabutin siya ng 3 o 4 na araw, malambot pa rin. Siyempre, hindi natin i-re-riff para hindi siya titigas. So nasa labas lang siya, hindi naman siya nasisira. So ayan, ito, papakita ko na sa inyo ang aking mga ingredients. So ito, 3 tasa ito, na sip ko na ito. Ayan, no. Tapos may 1/4 tayong nakabukod para sa dusting. So kumbaga, 3 1/4 cup siya. So ngayon, uunahin natin ang lukewarm na fresh milk. Lalagyan natin siya ng 2 teaspoon and 1/4 na instant yeast. Tapos naka-ready na ang aking 1/4 cup na brown sugar. Ayan, haluin lang natin. Haluin muna natin siya bago natin ilagay ang ating harina. At isang large egg, extra large tong aking egg. So yan, haluin lang natin siya. Tapos lagay na natin yung ating harina. Ayan. So habang hindi pa natin siya nahahalo ay ilagay na natin ang ating 1 teaspoon na salt. Ayan. Ilang natin ng ganyan. Tapos mamasa natin mamaya. Ayan. Pag nahalo na natin, napakasarap nito mga guys. Talaga namang katulad sa amin na medyo nagda-diet kami sa rice. Hindi kami masyadong nagra-rice. Kaya sa tinapay pa lang, sold ka na. Hindi ka na maghahanap ng rice. So ayan, dahil halong-halo na siya, lalagay na natin ang ating 1/4 na butter. Siya. So ngayon, lilipat na natin siya at atin na siyang imamasa para mas kuha natin yung texture ng ating tinapay. Ayan. Ayan.
natin ang ganyan, mga guys. Napakasarap nito, mga guys. Tapos mamaya, habang pinapaalsa natin siya, gagawa tayo ng ating garlic butter na i-spread natin sa ating tinapay pagka naluto na ito. Pag bagong luto siya at mainit-init pa. Tapos kakainin mo with matching garlic butter spread. Ay, napakasarap talaga, mga guys. Grabe. Mamaya, papakita ko rin sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking garlic butter. Ganyan lang siya. Roll-roll lang. Roll natin siya sa mga harinang nagkalat dito sa lamesa. Ginawa na natin siyang trapo. Ginawang trapo ng lamesa yung dough. Bago maging tinapay, naging trapo muna siya. Malinis na ito, mga guys. Tsaka lagi naman malinis tong aming counter. Kasi hindi naman ito ginagamit sa ibang ano bagay. Patungan lang talaga ito ng pagkain. Tsaka dito ako nagmamasa. Dito ako magawa ng mga tinapay. Dito ako gumagawa ng aking banana bread. Aking mga pies. Ayan, yung mga minamasa ko. Dito lang talaga siya. So, ayan. Masahin lang natin siya ng ganyan. Hanggang sa kumunat na siya. Pag makunat na siya, mga guys, ibig sabihin, tamang-tama na yung texture niya. Okay. Kinis na siya. So, pwede na siyang paalsahin. Ayan. So, paalsahin na natin, mga guys. Lagyan muna natin ng oil. Ang ating pinaglagyan kanina. Ganyan lang natin siya dyan. Kabila naman. Ayan. So, ganyan lang siya, mga guys. Tapos, tatakpan natin siya. Ayan. Tatakpan natin siya. Ayan. Para mas madali siyang umalsa at mag-warm siya. So, paaalsahin natin siya, mga guys, ng isang oras. Mag-antay tayo ng isang oras. Pagka nag-double size na siya, ibig sabihin, ready na siya for another 30 minutes. So, ngayon, habang aantay natin siya ng isang oras, papakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng garlic butter na pinapalaman or ini-spread sa tinapay pagka kumakain tayo ng tinapay. So, at mga guys, mamaya explain ko rin sa inyo kung anong ibang pwede pang paggamitan ng garlic butter natin
na gagawin. Okay. So, ito na mga guys, ang ating gagawing garlic butter. So, ngayon, kailangan lang natin ng tatlong ulo ng bawang at isang buong butter. Ayan, so, kahit anong butter po ay pwede. So, gagamit ako ng Angkor, pero minsan gumagamit din ako ng ano ba yun, yung classic butter, something yung pang gisa-gisa. Kahit anong butter po pwede. So, ang gagawin natin ay babalatan lang natin itong garlic, tapos i-grind natin dito. Pag nag-grind ko na dito, papakita ko sa inyo mamaya guys kung paano ko siya lulutuin. Okay, magbabalat muna tayo ng tatlong ulo ng garlic. Ito na yung butter guys, tinunaw ko na siya. So ngayon lalagay na natin yung garlic. Sabihin natin sayang mahal ang bawang. Ayan sa iri. So, lalagyan natin siya ng one teaspoon na asin para may lasa na yung ating garlic butter. Alam nyo guys, lagi akong gumagawa ng ganito. Karaming garlic butter, lagi isang buo talaga lagi ang ginagawa ko, isang buong butter at saka tatlong ulo ng bawang. Kasi bukod sa ginagamit ko siya mga guys sa pang-spread sa tinapay pag nagagawa ako ng loaf bread, ito rin guys yung ginagamit kong sausawan ng aking grilled prawns or grilled or steam, ganyan. So, pagka nagluluto ako mga guys ng sugpo or hipon, ito yung aking ginagawang sausawan. Garlic butter. So, pag sausawan naman sa kahit ano pwede mong isausaw doon, hindi lang seafood, hindi lang prawns or hipon. Masarap siyang sausawan talaga. Haluan mo lang siya ng, pigaan mo lang siya ng lemon, chili paste. Lagyan mo ng chili paste at crab paste. Yung mga nabibili nating crab paste na nakabuti. Hahalo mo lang yun. Maglalagay ka nito ng, depende kung gaano karami yung gagawin mong sausawan. Lagyan mo ng chili paste, pipigaan mo ng lemon, at crab paste. Tapos kung gusto mong dagdagan ng chopped na onion, masarap din mga guys. Tapos pwede mo rin siyang dagdagan ng chopped na labuyo, fresh chili. So ayan, ayan na ang ating garlic butter. So, lutuin lang natin siya para luto yung bawang. Para pagka in-stack natin ay hindi siya madaling masira or hindi siya bumabaho. Kasi pagka hilaw yung bawang, bumabaho siya. Pero pagka ganito, nalinuto mo sa butter, ay napakabango. Napakasarap ng amoy, nakakagutom ang amoy. Ayan. So, linuluto ko lang siya mga guys sa mahinang apoy. Ayan.
Tapos pagka nagluluto rin ako ng ulam, mga guys, ginagamit ko rin to. Dito na rin ako kumukuha ng pangluto. Pagka nagluluto ako ng chicken breast na parang buttered chicken breast lang siya, na igaganon mo lang sa butter. Luluto mo lang siya para lang siyang grilled style, butter lang. Ito na ang ginagamit ko kasi mabango na siya at may lasa. So, sa pangluto at sa sausawan, ito ang ginagamit ko, mga guys. Kaya dinadamihan ko na talaga lagi pag nagagawa ako nito. Pati mga bata, gustong gusto tong ini-spread sa tinapay. At ginagawa rin nilang ano nga, yun nga, pag nagluluto sila ng pasta. So, dito na rin sila kumukuha. Ito na yung ginagamit nilang panggisa. Ayan. So, ayan siya, mga guys. Luto na siya. Okay na siya. Palamigin na natin at isalin sa ating lalagyan. Okay. So, antayin na lang natin na mag-alsa ang aking pinaalsang do. Ayan. Mamaya ulit, mga guys. So, ayan na, mga guys. Luto na yung ating ano, garlic butter. Ay, hindi na mabukas. My God. Ah, ayan. Blininder ko siya, mga guys, kasi hindi ako satisfied sa texture niya. Parang ang lalaki nung pagka-blend ko kanina, ay pagka-grind. So, ngayon, blininder ko siya para pinong-pino. Kasi pag natulog na kasi itong butter, hahalo na siya. Ayan. Diba? Ayan, oh. So, pinong-pino na siya. Hindi mo na siya mangunguya. Katulad kanina na parang ang lalaki pa pala nung pagka-grind ko. So, ngayon, ayan. Ayan na siya. Kita niyo ba, mga guys? Ayan, o. Oh. Ayan, no? Ayan, pino na siya. So, pag in-spread natin siya sa tinapay, parang butter na lang siya. Hindi na natin mangunguya yung garlic. So, ayan. Nilipat na natin dito. Lipat na natin siya sa ating lalagyan. Ayan. Ayan. So, blininder ko siya kahit luto na. Kasi hindi ako satisfied doon sa ano eh, ang lalaki ng pagka-grind ko kanina eh. So, at least ngayon, ayan, pino na siya. Ayan, o. Oh. Ayan. Diba? So, pag in-spread natin siya sa tinapay, hindi na natin mangunguya yung pinaka-garlic. Ayan. So, antayin natin na maluto yung ating tinapay. So, ito na, guys. Nag-double size na siya, oh. Ayan. Ayan, fluffy na siya, oh. Okay. So, ngayon, lalabas na natin siya dyan. At lalagyan natin dyan. Dahil tapos, dahil nang hinayang ako sa garlic at sa butter na nakadikit pa dito sa aking blender, iniisip kong ipasok muna ito dyan para masimot ko yung garlic at saka butter na nandyan. So, pag linuto ko tong ating bread mamaya, ay napakabango nito dahil aalingasaw yung amoy ng garlic at saka ng butter. So, ayan. So, gusto kong simutin yung nandyan sa blender. Kaya, pinasok ko muna siya dito, mga guys. So, ayan. Ayan, kung makikita ninyo, mga guys, nalipat na sa tinapay yung garlic tsaka butter. So, ngayon, ayan na siya. Thank you.
So, ganyan lang ang gagawin natin mga guys. Tapos, ngayon ay bibinyagan ko na yung bagong bili kong loaf bread mold. Ayan. With takip siya. So, bibinyagan na natin to. Gamitin na natin siya for the first time. Ayan. So, ayan, lalagay na natin siya dyan. What is that yesterday? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 lines. Lalagay na natin siya dyan. Ayan. So ngayon, dyan na siya. Antay na naman natin ang 30 minutes. So, paalsahin na naman natin siya ng 30 minutes. So, mag-antay tayo ng 30 minutes mga guys. So, takpan natin. Ayan, takpan natin siya. Antay natin ang 30 minutes bago natin isalang siya sa oven. Isalang natin siya sa 180 Celsius. For 30 minutes din. Pero ngayon, aantay natin siya ng 30 minutes mag-alsa. Ayan. Pero bago mag 30 minutes, dapat 10 minutes before na mag 30 minutes siya. So, kumbaga, pag naka 20 minutes na siya, i-open mo na yung oven, preheat mo na siya ng 10 minutes bago mo siya ibibake. Bago mo ilagay ito, so naka-preheat na ng 10 minutes yung oven. So, 20 minutes lang siya. Mag-preheat ka ng 10 minutes. So, 30 minutes tapos sasala mo na siya ng 30 minutes din. 30 minutes lang din yung pagsasala mo sa kanya. After 30 minutes, okay na siya. Loaf bread na siya mga guys. So, ayan. So, see you later mga guys. Mag-aantay tayo ng another 30 minutes. Ayan, tignan natin mga guys kung umalsa na ba. Ayan, umalsa na nga mga guys. Ayan, umalsa na. So, dahil umalsa na siya, sasalang na natin. Ayan, salang na natin. Lalagay na natin ito. K-I-N-D. K, small K. K-I-N-D. So, antay natin ang 30 minutes. Come on. Ayan, nakasalang na siya mga guys. So, papakita sa inyo mamaya pagka natanggal ko na siya sa oven. So, ito na mga guys. Tapos na siya. Ayan, after 30 minutes, ito ang ating loaf bread. Isa na natin. Ay, saan ba yan? Ito, ayan. Ayan. Ang ating loaf bread, mga guys. Tapos na. So, lalagay natin siya sa isang palan. Okay, ayan mga guys. Playing. Ating. I would say so. Loaf bread. Two. We've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 words. So. We'll fit them in them two lines. Yeah. So, Andrew. Mga guys, ang lambot, oh. So. Sarap nito sa... Then he saw... Garlic butter. Ayan, guys. Ayan, so ito na, guys. Maghihiwa na tayo at magdi-dinner na ang aking hubby. Ayan, so, very nice mga guys, oh. Wow, sarap. Real bread, this one is real bread. Real
It's very good this one, look. Oh. Wow, diba? This is mommy's bread. Your bread? I am. Okay, ayan. So, daddy ay mag-eat na ng sandwich. Holy, look at that. Mga guys, oh, napaka-lambot mga guys. Napaka-flappy. Ayan. So, gagawa na tayo ng sandwich para sa ating husband. Ayan. So, gagamitan na natin siya nitong garlic butter. Ano? Sandwich is ready. Daddy, sandwich is ready. Guys, ito na ang aming dinner. Bagong gawang tinapay. Diba? Ganyan lang siya mga guys. Ang sarap. Bango ng butter at garlic. Ayan. Ganyan lang siya mga guys. Kaya labi lang kaming gumagawa ng sarili namin tinapay. Ayan mga guys. Say bye bye! Bye. Ayan. Thank you for watching mga guys. See you for my next video. Ayan. Dinner time na ng ating bread na gawa. Lambot. Sarap mga guys. Bye-bye.